Updates tungkol kay Casimero, Fajardo, Tapales at Magsayo. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa Atimunting Sports Channel. Maraming salamat po. Kasali raw po mga kadwelo sa final fight card ng Showtime Boxing ang ating kababayan, former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo, na he-headlinean daw nina David Morel at Sean Agbeko. Ia-anunsyo raw mga kadwelo sa mga susunod na araw ang detalye. Sino talaga ang susunod na makakasagupan ni Magnifico, who will fight at 130-pound super featherweight division na. Matatandaan mga kadwelo na isa sa pinupush talaga ng World Boxing News o WBN na maging finale ng Showtime bago nito tuluyang lisanin ang mundo ng boxing ay ang duelo sana. Rematch sa pagitan ng ating pambansang kamao 8 division world champion Manny Pacman Pacquiao at former 5 division world champion self-proclaimed TBE Floyd Manny Mayweather. Kaso it seems malabo na po ito. Sa ibang dako naman mga kadwelo, nagsalita po ang former unified super bantamweight champion Murujun Akhmadaliev tungkol sa kanyang huling talo't nag-iisang talo sa kanyang karera ngayon. Sa mga kamay ng isa pa nating pambato, 2 division world champion current unified IBF and WBA super bantamweight champion Marlon The Nightmare Tapales, as well as sa kanyang pagbabalik sa ibabaw ng lona sa Disyembre. Di ganyan mga kadwelo, I am excited to return to the ring. No matter what happened in the last fight, my goal is to fight for justice and to return what is mine. Magbabalik po sa December 16 mga kadwelo si Akhmadaliev against another WBA top contender Kevin Gonzalez para sa WBA Super Bantamweight Title Eliminator. Co-main event po sila mga kadwelo sa isang intriguing matchup unification sa pagitan ng current WBC Flyweight Champion Jesse Bam Rodriguez at current IBF Flyweight Champion Sonny Edwards. Samantala, naibalita na po natin last time mga kadwelo na umangat po sa updated IBF Super Bantamweight ranking sa isa pa nating kababayan, former 3 division world champion, current WBO global super bantamweight champion General Cuadro Alas Casimero. Pero unfortunately, ngayon po mga kadwelo, sa latest updated na rankings ng Ring Magazine, nawala na po si Casimero at pumalit sa kanya ang former world champion, current Asia Pacific super bantamweight champion TJ Duhini. Most likely mga kadwelo, ang basis ng Ring Magazine ay ang naging huling performances ni na Cuadro Alas at Duhini, kung saan tumabla si Cuadro Alas against former IBF super bantamweight champion Japanese Yukinori Uguni, habang nanalo naman via first round knockout si Duhini over US-based Pinoy fighter na undefeated pa that time na si Japheth Liliamedo. Marami nga po ang mga Pinoy boxing fans ang nasayangan kay Liamedo dahil sa potential daw sana nito as one of our prospects, kaso nasilat ni Duhini. Sa light flyweight division naman mga kadwelo, fortunately from top 10 spot ay umakyat ngayon to number 9 ang isa pa nating pambato, current OPBF light flyweight champion The Silent Assassin Miel Fajardo. Siya na lang ngayon ang nag-iisang nasa light flyweight rankings ng Ring Magazine, where included sana last time ang former world title challenger ating kababayan Reggie the Filipino Phenom Suganob. Pumalit kay Suganob na kakapasok lang ngayon sa rankings ang naka-upset kamakailan lang kay former IBF light flyweight champion South African si Vinathy Nonshinga, na Mexicano IBF light flyweight champion na ngayon na si Adrian Curiel, who defeated Nonshinga via second round shocking knockout.